to my YouTube channel. Sa mga bagong viewers ko dyan, don't forget to click on the subscribe button below and hit nyo na rin yung like button and yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So for today's video guys, itatakil natin yung 12 facts about me. Mga bagay about sa akin, about sa personality ko para mas makilala nyo pa ako ng gusto. So fact number 1, ang full name ko po ay Joshua Bautista Musni. So pag narinig nila yung last name ko, Musni, marami nagtatanong, Muslim ka ba? Hindi po, siguro unique lang po yung last name ko. And ang nickname ko po is Josh. Yun. Fact number 2, graduate po ng BSIHM sa Siena College of Taytay. It stands for Bachelor of Science in International Hospitality Management. So another term lang po siya sa HRM, same lang po siya. So bakit nga ba HRM? Kasi nung high school ako, hate na hate ko ang math. So sabi ko sa sarili ko, kung nag-college ako, ayoko nang may math. Ayoko nang mga algebra na yan, mga ganon. Kaya ako pinili ang HRM. So I found out, may math din pala siya. Pero yung math niya is very basic lang. So madali lang naman siya. Hindi siya yung tulad ng sa mga engineer na sobrang complicated. Tsaka ang HRM, masaya rin naman siyang pag-aralan, masaya siya, masayang experiences mo during college life, yung mga practical, yung mga tour, yan, yung mga buffet, gusto namin yan, mga check-in namin sa mga hotel for familiarization. So, yan yung mga bagay na na-miss ko during my college days, my college life. So, syempre, yung mga learnings din, yung mga natutunan ko, until now na i-apply ko, bilang sa career, hindi pati sa bahay, syempre. Kasi alam po natin na HRM is practical po yan. So, kahit saan, kahit sa bahay mo, may a-apply mo siya. Hindi na siya puro luto-luto, pero lahat. Basta ang masasabi ko lang, once na pag-aralan yung HRM, marami kayong matututunan doon about life. Fact number 3, independent po ang tao. So, kasi bata pa lang ako guys, ako na lang naiiwan sa bahay kasi yung mama ko, kailangan din yung mag-work. So, siguro, I was grade 5 back then. Yun, nakapagluto ako sa bahay, nakapaghugas ako, nakapaglinis ako. So, nakalakihan ko na siya. Until now na dito ngayon sa abroad. So, kung may pasok yung papa ko, 1 week din siya sa hotel. So, 1 week ako na mag-isa lang dito. So, walang ibang gagawa para sa sarili ko, kundi ako lang. So, sabi nung iba, mag-isa lang naman ako, bakit parang busy-busy daw ako, ganun, tataka sila, anong pinagkakabalahan ko. Pero masasabi ko lang guys, mas mahirap ang mag-isa. Ikaw ang magluluto, ikaw ang buhugas mga kinainan mo, ikaw ang maglilinis ng paligid mo, ng kwarto mo, banyo mo. Walang gagawa niyan, wala kang katulong dito. Lahat yan, gagawin, ikaw ang gagawa para sa sarili mo. Kung hindi mo gagawin lahat yan, wala kang kakainin, uuurin ka, dahil sa dumi. Kung nasabi ko lang, pag mag-isa ka, mas busy. Fact number 4, I'm an introvert person. So sa mga nakakilala sa akin dyan, siguro alam niyo naman yung personality ko. Tahimik lang ang tao, introvert. So hindi ako mahilig masyado makibarkada, hindi ako mahilig makigulo sa iba. So ganito lang ako, tahimik, nasa kwarto lang, ako po lang sa isang tabi. Well, may mga barkada rin ako, nakikijamming din ako, nag-chill-chill din kami, nag-happy-happy lang din kami. So, sa mga close friends ko lang, sa mga family ko, sa mga tao na kilala talaga sa akin, pero dun sa mga tao na hindi ko gano'ng ka-close, minsan parang na-weird one sila sa akin, parang nagiging mysterious ang dating ko sa kanila. Ganun. So, yung basta yung masasabi ko lang, ito yung talaga personality ko. Siguro masyadong mababa yung energy ko for socializing. Pero once na nakilala ko naman yung isang tao, once na naging komportable ako sa kanya, ayun, may nalalabas din yung kakulitan and jolly personality. Fact number 5, mahilig akong mag-travel. So ang pagta-travel, naging hobby ko na siya ever since, mula bata pa ako. Every time na alis kami, kahit sa mall lang kami pupunta, masaya-saya ko na lang sa lumaki ako, madami na akong napupuntahan, out of town, out of country. Siyempre, sobrang saya ko, feeling ko may mga achievements ako, may mga accomplishments ako.
Siyempre, memories yan guys, hindi na natin may ibabalik yan. So yung perang ginagastos natin para dyan, sulit naman may ibabalik yan. Pero ang time, ang panahon, hindi mo na siya may ibabalik. Tsaka kung worth it naman, kung nag-enjoy ka naman, kung marami kang natutunan, especially ako, pag inalam ko rin yung culture nila, yung culture ng lugar na napupuntahan ko, yan yung mga pagkain nila, yung mga pasalubong, yung mga products nila, yan. Siyempre, yung most importantly, yung places, yan. Talagang sobrang saya ko once na may napupuntahan akong mga gandang lugar. Siyempre, together with my friends, with my family, mama ko, yan. Papa ko rin sa pag-tour niya sa amin ko sa Dubai. Basta, traveling is one of my favorite hobby. Fact number 6, mahilig ako mag-post sa mga social media. So, like Facebook, Instagram, yan. Mahilig ako mag-post sa mga picture, video, mga memes, mga kung ano-ano. Eh, siguro kasi introvert na akong tao. So, na-express ko sa loobin ko yung mga gusto kong sabihin sa social media din. Pero yung mga post ko, syempre, panay positive lang. Hindi ako nang po-post ng mga negative, ng mga away. Halimbawa, pag sa travel lang, yung mga pictures ko, yung mga video na about sa travel, yung mga napupuntahan ko, syempre, basta kung ano yung masaya ako na i-share sa aking mga viewers, yun, post ko agad yun. Kaya naingganyo rin akong sumali dito sa YouTube community, try mag-vlog. Kasi nga sakto, may illegal mag-post ng status. So, feeling ko, babagi sa akin ng ganitong hobby. Yan, kaya, as of now, lalo na nakakuarantin tayo. So, ina-enjoy ko lang siya. Fact number 7, hindi ako mahilig sa basketball. So, alam naman natin na most guys mahilig sa sports ng basketball dahil yan ang pagbansang sport ng mga lalaki. So, ako, naiiba ako. Wala talagang hilig sa paglalaro ng basketball. Since sa panonood, sa panonood ng PBA, NBA, hindi talagang mahilig ng normal. Basta anything about basketball, wala talagang kahilig-hilig. Well, naglalaro din ako paminsan-minsan, kung bonding with friends lang, exercise, yan. Tapos pag wala lang akong magawa, pag bored ako. So, pasensya na, hindi talagang mahilig ng basketball. Ewan ko rin kung bakit. Fact number 8, mahilig ako sa mga old songs pati sa old movies. Kasi siguro it reminds me of my childhood, parang na-reminis yung mga alaala ko nung pagkabata ko. Kasama ko, mother and father ko, sabay-sabay kami nanonood ng movies, mga old movies, nagpapatugtog ng mga old songs. So hanggang ngayon, pagtanda ko, every time na naririnig ko siya, parang pa-flashback yung mga memories. So, sige, sample na guys. Don't wanna close my eyes and I don't wanna miss a thing. Oh, pasensya na guys. Wala rin akong talent sa pagkanta and napaka-low pitch ko rin. So, sana huwag na i-bash. So, fact number 9. One of my favorite hobbies is playing chess. So, kung hindi nyo naitatanong, nung bata pa lang ako, tinrain ako ng papa ko na maglaro ng chess. Kaya nakahiligan ko na siya. So, nung elementary, nung high school, malaban ako sa competition. And nung high school, nag-champion ako sa sports fest namin sa school. So, naalala ko, binalik ko pa ang medal ko noon dahil mali yung spelling ng pangalan ko. And, sad to say, hindi ko na siya nakuha. So, another hobby is paglalaro ng billiard, badminton, yan, and hanging out with friends. So, yan. Diyan lang umiikot ang hobbies ko. So, syempre, minsan, online study, kung may nakita ang online course na free, so, syempre, kung may matututunan naman tayo, at kung gusto natin gumawa ng bagay na kapakipakinabang, so, syempre, ginagawa ko na rin, pinaglalaan ko na rin ng time. Baga, hindi lang puro entertainment, syempre, kailangan din ng educational, yung tipong matututo tayo na may apply natin sa career natin, sa buhay natin, yan. Number 10. Mahilig ako sa sweets. So every time nakakain ako, for example, breakfast, lunch, dinner, after meal,
So gusto ko lagi may matamis. Pwedeng chocolates or biscuit na matamis. Basta hindi buo yung araw ko pag kakain ako tapos walang matamis na kasunod. Gusto ko laging may dessert. Too bad for me, may laki pa lang kami diabetes. So minsan kailangan ko rin pag-alalang kontrolin yung pagkain ng matamis. Kahit na sobrang hilig ko kumain ng sweets. Fact number 11. So hindi po ano ko coffee. So sa edad ko po na to, ang iniinom ko pa rin ay gatas or Milo. Basta anything, any hot drinks, basta wag lang coffee. Kasi ayoko nung may caffeine, ayoko ng caffeine sa katawan kasi mga coffee drinker kong friends, mga may hilig sa kape, lagi sila nahihirapan makatulog, laging napuputo yung tulog nila. Eh yung iba nga dyan, nainggit na sa akin, tataka sila, paano ako nakatulog ng 8 or 9 hours straight na hindi napuputol. Nasabi ko sikreto ko lang, kasi gatas lang ako lagi, hindi talaga magkakape. Kasi ayoko na, alam naman kasi natin na habang tumatanda, paigsin yung tulog. So ayoko nang dagdagan pang kape sa katawan dahil sa pag-inom ng kape. Fact number 12, may konting talent ako sa pag-gitara. So natutunan ko siya nung college days ako. So wala naman din masyado nagturo sa akin, self-study lang, tinitingin na sa YouTube, sa internet, ng mga chords, ganyan. So syempre nung nagiging busy sa trabaho, medyo napabayaan ko yung pag-gitara. Tsaka alam niyo naman, wala akong talent sa pagkanta. So isa rin reason yun ba't napabayaan ko yung pag-gitara ko. Pero looking forward ako na makahawak ulit ng gitara, na mapag-practice ulit at nang maibalik ko yung dati kong hobby. Sana sa maigsi kong video is na-entertain ko kayo at sana mas nakilala niyo pa ako ng lubusan. So again, don't forget to subscribe on my channel and hit niyo rin yung like and notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So see you guys!